pagkatapos ng hapon at the age of 10 years old, ang bahay namin parang all day kasi may alaga kaming baboy, may alaga kaming manok sa loob lang ng bahay. Dahil yun yung gagamitin na pang-tuition at saka yung pangkain namin araw-araw. Pagkakagaling ko sa klase, maglilinis ako ng ipot ng manok. May plastic doon, papalitan ko, lulusok ko sa ilong. Pagbalik ko, tutulungan ko naman si nanay maglalaban ng damit. Sanay na sanay ako talaga sa hirap ng buhay. Hanggang sa lumaki ako, panay ang pangaral ng nanay ko. Hanggang sa dumating yung time na nag-asawa ako, mas naging mahirap ang buhay ko dahil hindi ako preparado. Nagkaroon ako ng anak, doon ko naisipan magtrabaho sa abroad. Nung nag-Hong Kong ako, talagang maltrato ako ng employer ko. Pag naglilinis ako, nandyan lang siya para idikta sa akin kung paano ko lilinisin. Pinakamahirap noon, pag nasa kusina na ako, tinapik niya ang kamay ko, kutsilyo ang ginamit niya hanggang sa nasugatan ako. Pumasok yung babae, so naiwan lang kami ng amo ng lalaki. Nagbubada siya ng damit, iniwan niya lang talaga yung kanyang pinaka-underwear. At nung nangyari yun, maghapon, hindi ako lumabas ng kwarto, kasama ko lang yung bata. Pagkatapos na nangyari yun, umalis na talaga ako. Pumunta na ako sa Philippine Consulate. Pag-uwi ko ng Pilipinas, nandun naman yung takot ko kasi lampas na ako ng 35 years old. So ang dito sa Pilipinas kasi, pag OFW ka, bumalik ka ng medyo maedad ka na, wala ka nang mapapasukan ng trabaho kasi overage. So natatakot talaga ako, kaya lang mas gugustuhin kong kasama ang pamilya ko. Kahit anong mangyari, sa hirap o ginhawa, kasama ko ang anak ko. Pinuntahan ko ngayon yung East and West Corporation sa Alaminos. Nakalagay doon, test sponsor ng TESDA, may mga like yung mga courses. Isa doon ay yung call center courses. Nag-training ako sa Alaminos ng 2010. Pinabag din yun ng mga 1 month. Then, pagkatapos noon, naging agent ako dito. Then, from agent, so maganda yung performance ko. Naging trainer ako, and then from training manager, naging supervisor. Ako na ngayon ang nag-handle ng iba't ibang branches ng East and West Corporation. Dahil po sa binigay na opportunity sa akin ng East and West through TESDA, marami po akong nakamiss sa buhay ko. Nakukundar po ako ng tricycle pampasada, ng aking Mio, service ko po pang araw-araw. Napagawa ko po yung aming tahanan. At ang pinaka-importante po sa lahat, makakapagpatapos ako ng aking anak sa kurso ng Mechanical Engineering. Ako, si Rodaline Pumupula, sa TESDA, sumaya ang buhay ko. Ang buhay mo'y sasaya rin sa TESDA.